They are called power couples pagdating sa finance. Si Miss Hi, Mr. Jaime at si Jocelyn Lopez. So, hello po! Magkakaaro kayo? J&J. Former girlfriend ko. Ang utang. Nagulat si Ariel eh. Sabi ko sa teaser ko kanina, may tama at maling pangungutang. Kailan nangyayari po yun? Pagka umutang ka, para gumastos o bumili ng isang bagay na hindi mo kayang bayaran. Bad debt. Oo naman. Yung bad debt or pangit na utang yan. Sorry, bad debt para sa inutangan mo. Sabi ko, nag-outing ka, pero inutang mo yung pang-outing mo, masamang utang mo yun. Oo na, ang hirap kaya nun, Ariel. Yung tipong lalapit sa'yo, pagkatapos nakikita mo, nagpo-post mo, saan-saan nagpupunta. Diba? Parang tama. Gusto mong pagalitan, pero huwag mo na lang. Paano ang attitude doon? Papautangin mo ba o hindi? Hindi dapat. Outang ang tawag natin doon. Outang? Umutang ka para may pang-outing. So, mali yun. So, ibig sabihin, kung hindi mo, wala kang, kailangan mo pang utangin, yung pang-travel mo, huwag kang mag-travel dahil hindi mo talaga kaya. So yung pampayabang lang, like na makilala ko, pangungutang si Peter expensive naman. May maraming gano'n. Okay, para makapagyabang. Ayun. Pang-forma. Pang-forma. Hindi mo naman, sabi ng nanay ko sa akin nung araw, pag wala kang pambili, huwag kang bumili. Tama pero, yun. Meron naman mga tao na talagang dapat namumutang. Sino-sino ito? Mga negosyante yata, iba. Kung yung isang utang ay gagamitin natin sa isang business na alam nating may kikitain naman tayo dun sa utangin natin, okay lang yun. Okay. So basically, hindi naman po masamang mangutang. Dapat lang, bago tayo mangutang, dapat siguraduhin natin na alam natin kung saan natin kukunin yung ibabayad natin sa utang. Dahil a lot of people nalulubog sa utang kasi hindi nila alam kung saan kukunin yung ibabayad dun sa utang. Hindi ba pwede yung bahala na? Of course, hindi po. Masakit yung same utang. At doon din siguro nakabase kung magkakaan yung uutangin mo. Kasi hindi ka pwedeng umutang ng halaga na mas malaki tuon sa ine-expect mo rin na yung nadarating. Okay. So, isa-isahin natin. Kailan, ano-ano ba ang dapat ipinangungutang? Usually, one of the, let's say for a family, no? Kung bigli tayo ng bahay natin, yan, nilo-loan natin, yung home loan natin, di ba? Mahirap pa bang bayaran ng cash eh. Opo. Konti lang yung kaya bumili ng cash. So, pwede natin kukunin yung through home loan. Pero like I said, kailangan alam natin kung saan natin kukunin yung ibabayad sa ating home loan. Or tsaka, else, mararamata po yung bahay natin, di ba? Tsaka, di ba, yung mahabang bayaran, like a house, di ba? Pero may disadvantage yung mahaba ang term sheet. Mas lalaki yung interest. Opo. Pag mahaba po yung time para mabayaran yung ating bahay, usually nagiging mas mahal. Pero kung mas mababa naman siya at swap naman dun sa budget natin para sa bahay, okay lang. But I think there are some banks na pwedeng i-restructure yung loan. So let's say, after 5 years, mas tumaas yung income natin, mas layo lang yung bayaran, we can request for a restructuring. Bababa yung time and mas malaki yung mabayad natin para mas mabilis po natin siya matapos. Yung grocery kaya? Di ba kini-credit card? Yes. Kung wala kang pera, dati pangungutang. Tama ba yan? Kami po ni Jaime sa aming household, pag ginagamit po namin ang credit card para sa grocery namin, wala naman po problema doon. But like I said, nasa budget po yan. Like say, alam ko kung magkano lang ang i-charge ko sa credit card ko. Ganun po yung ginagawa namin. At kung anong bibili. Yes, at kung anong bibili. So, we always have to stick to a budget. Alam mo sa amin sa Amerika, nagbabayad kami ng credit card kasi ayaw niya magdala ng maraming cash. Actually, yun, kaya naman na-invento ang credit card para, for convenience. Para hindi ka dala na ang dami na yung pera. Pero babayaran mo rin yun. Hindi naman porque wala ka. Stick to the budget pa rin. Yes, stick to the budget. So cash ka man bumili or i-credit card mo, so naka-budget lang. Yung kakain sa labas. Okay lang ba na ipangutang yun? May budget pa rin po yun. May budget pa rin. May budget pa rin. Let's say, for a family of 4, 2,000 budget, hanggang doon lang. So, hahanap ka ng
ways paano ka makakatipid dun sa eating out ninyo ng family, pero stick to the budget. That's why kami po, we tell our children kung hanggang ganito lang ang budget para hindi po, kumbaga bago umalis, alam na. Alam mo, sa amin naman, pag umalis kami ng pamilya, it's not naman kung magkano kamahal yung kinakain namin. Yes, exactly. It's the fact na magkakasama kayo, kumain kayo sa labas. Yes. Happy, happy. Yes. Eh, ito, tawag dito, kailan dapat hindi nangungutang? Kailan, ito yung kaninang question natin, kailan ang dapat kasi may good na utang, di ba? Merong bad na utang. Kailan dapat hindi nang utang? So, pagka talagang hindi mo naman kailangan, so huwag mo ipangutang. So, halimbawa, magtitreat ka sa mga kaibigan mo dahil halimbawa ay gusto mo lang, na-promote ka, nataasan ka ng sweldo, 500 pesos. Pero, nag-treat ka, 2,000, so 4,000 kakaloka. Nauna ako may 500. Diba? Ang libre, 2,000. Ano so, ba yun? Mali yun, diba? Na gumastos ka. So, kailangan natin alamin kung ano yung kailangan at ano yung gusto mo lang. Kasi maraming nalulubog sa utang dahil ang daming gumagastos o bumibili ng mga bagay na gusto lang nila, pero hindi naman talaga kailangan. Kasi luma na yung iPhone to, ano na eh. Last year's mga iPhone 7 pa eh. Member na may 10 eh. Ayun, yun yun. Paturo kanina ka paturo. Pupatuloy ko yan ito, turo mo. Member na may 10 eh. Yun, of course, nasabi na natin yung tungkol sa utang. Let's move on. Yung, siguro may mga tao na ayaw naman talaga mangutang yan. Kaya lang nga, dala ng nakasanay na nilang lifestyle, yun yung nagde-drive sa kanila para makapangutang. So, paano natin sila matutulungan na stop it? Kung ito lang, paano nila ma-fulfill, ma-sustain yung kung ano man yung meron sila ngayon? Una, nagsisimula yan sa mindset. Mindset. Sa pananaw natin sa pera o sa utang. Ayun. So, kailangan maintindihan ng isang pamilya na hindi utang ang solusyon sa lahat ng pangangailangan sa pera. Yun. Kasi pag yun ang mindset mo, talagang kahit anong pangangailangan, utang ang takbo natin. Oh. Diba? So, halimbawa, alam natin magka-college yung anak natin in 2 years. So, huwag mo hintayin na dumating ng college yung anak mo bago ka gumawa ng paraan. Yun. Ngayon pa lang, maghanda ka na. Isipin kasi, naku, matagal pa. Yes. Totoo yun. Diba? Oo, pero yung matagal na yan, lang kembot lang yan, biglang nandyan na. Totoo yun. So, instead na pagdating na mangungutang ka, ang mindset kasi, pag nandyan na, saan kaya ako makapangutang? Yun ang mindset eh. Pero dapat malayo pa lang, isipin mo, ano kayong pwede kong gawin para hindi ko kailangan mangutang pagdating ng pangangailangan ko. Tsaka meron mo mga pangyayari sa buhay na alam mo na mangyayari. Yes. Yan, sabi enrollment. Pagka may anak ang nag-aaral, whether you like it or not, dadating ang enrollment. Ito, yan. Panganganak. Yes, 9 months to go. 9 months yan, preparation. Diba? Ano pa, renta sa bahay. Yes, yes. Bayad sa tubig, bayad sa kuryente. Alam mo, dadating yan, and more or less, meron ka ng amount na nasa isip mo na routinely regular na binabayaran. Tama. So, kailangan nakastick doon. Tama. Ito naman susunod. Paano naman sila mag-uumpisa na makapag-save para meron silang buffer? Okay. So, ganun, parang utang din. May good debt tsaka bad debt, di ba? Pero sa pag-ipon, meron ding tama at maling paraan ng pag-ipon. Ay, mayroon? Yes, meron din. Kaya hindi ako nag-iipon eh. Bala ko, baka mali pa yung ginagawa ko mag-iipon. Mahirap na, di ba? Mahirap na! Ito yung mali! Ano ba yung tamang pag-iipon? So, ang tamang pag-iipon, doon muna tayo sa mali. Ah, mali. So, sa mali, pagkatanggap na sweldo, minus expenses, babayaran muna lahat ng mga bills, equal savings. Kung may matira, mag-iipon. Okay. Pero kadalasan, wala na. Minsan negative pa, may utang pa, diba? So, balik na rin lang natin yung formula. Pagkatanggap ng sweldo, unang bayaran, mag-ipon ka muna. Bayaran mo muna sa rin. Bago yung mga kuryente. Bago yung kantin. Bago yung kantin. Magtabi ka muna. Ideally, 20%. Ng buong sweldo. Ng sweldo mo, yes. So, kung halimbawa, 10,000 ang nakuha kong sweldo, 2,000 ang itatabi ko na? Ideally, 2,000 pesos. Hindi ba masyado malaki yun? So, umpisa mahirap kasi hindi na-develop mo din na habit. Pero kung hindi mo kaya 20% agad-agad, magsimula ka sa kaya mo. Yun. Kung kaya mo, 500 lang, every payday, gawin mo. Until ma-develop mo yung habit. Yun.
Pag kaya mo na, unti-unti na sanay ka, napalaki na napalaki. Kaya na. O ano ba yung ginagawa mo? Tama, mali. Baka magkamali. Baka magkamali, huwag na lang. Nakakalok. May libro ka nga. Yes, oo. Ito yung book na from the International Marketing Group. This is the secret to saving and building your future. So, step by step kung paano po natin handle yung finances natin are here. Para. And that's why we brought you copies din. Hindi yung pre-regalo namin siya. Para mas lumaki ipon ni Ariel. Ang ganda nga nang nakalagay dito sa likod. Oh. Teka lang din ka. Financial education is not just for the wealthy. Hey, para sa akin yan, not just for the wealthy. Everyone. Yeah, kasama ko rin sa everyone. Kasi ang sarap bumastos. Sa totoo lang. At sarap mag-shopping. Parang ang dami-daming masarap piliin. Tapos nun nga. Pag oras ng bayar, hindi ka na makatulog. Meron akong personal na tanong. Alam ko rin ako, personal na personal. Saan masarap, saan mabuti mangutang? Sa tao, sa banko, sa credit card, o sa nanay mo. Depende po yun sa paggagamitan po natin. So let's say for example, kung para sa bahay yan, home loan is better. And usually sa banko yan, kasi mababa po yung interest rate. Pero kung para lang sa gagamitin mo for next week, let's say, pagkain lang naman yan sa bahay, pwede sa ano, pwede na sa nanay. Minsan nga, libre pa, di ba? Yung may ginagbabayad ng utang. Basta ang bottom line ng kahit kanino ka mag-utang, babayaran pa rin. Ang utang dapat binabayaran! Sige na! Oh, it's true!